Magandang umaga po mga kaibigan ngayon pong araw na ito sa ating coffee chat. Makakasama natin ang isang public health advocate, si Dr. Tony Leachon. At mayroon kami mga pag-uusapan which will definitely interest the general public. I've known Dr. Tony Leachon for some time and I've always believed in his advocacy tungkol sa karapatan ng taong magkaroon ng maayos na kalusugan. At dapat ito ang pangunahing adhikain ng bawat pamahalaan regardless of the system. Dr. Tony Leachon, Happy New Year and welcome to our discussions today on Coffee Chat. Good morning. Good morning, Melo, and Merry Christmas and Happy New Year to all listeners and watchers. Maganda pong magkasama tayo ngayon sapagkat marami tayong mapapagkwentuhan. Una, nakilala kita doon sa kontrobersya ng Dengvaxia. At ito eh hanggang ngayon kontrobersya pa rin. Siguro it will be very good for you to remind our listeners yung historicity ng bakuna in the Philippines. Doc? Well, ang bakuna in the Philippines generally ay maganda naman prior to the Dengvaxia controversy. And I think it's part of the national immunization program natin. Kaya lang, through the years, bumaba yung tinatawag na acceptability rate. For some reasons, maraming misinformation and fake news, mga fake news, and nagkaroon ng mga anti-vaxxers sa advocacy, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi abroad. No? So, yan ang reason for education. Pero I think the most important reason kung ba't nagkaroon ng kontrobersiya sa bakuna leading to our COVID is the Dengvaxia story of 2016. And if you could give me a few minutes, I'd like to summarize lang yun. It was a story that started in December of 2016. That was about 5 months before the 2015, December of 2015, and I was invited in the Senate hearing and the Congress hearing. But the summary is like this: during the time, it was during the term of then Health Secretary Janet Garin, who was at the time was responsible also for overseeing the FDA. And if I remember right, there were questions regarding this particular travel to Paris, and then together with then President Aquino and some cabinet members met with the CEO of Sanofi. So that was about December 3 of 2015. And then after that, after 2-3 weeks, December 22, na-approban yung Certificate of Product Registration of Sanofi. Now, on January of 2016, that's about almost 5 months before election time, nagkaroon ng speedy review in the national formulary. I think formulary is the committee responsible for the procurement of drugs to be sponsored by the government. And then a release kagad dyan to be vaccinated to about 1 million kids to the tune of almost 3 billion pesos. So nailabas siya February, and then if I remember right, during this time, nirecall ang mga estudyante at nagbakuna nun. But a group of public health advocates, health researchers, and of course, the medical community, led also by Dr. Antonio Dance, who's the best researcher in the country, found out that in the New England Journal of Medicine, napansin niya that those who were not exposed to dengue fever, ang tawag seronegative, particularly pagka less than 7 years old or younger, nagkakaroon sila ng mga complications or na ICU. So in-alert niya noon ang health secretary through a letter signed by medical organizations saying na wag ituloy muna because these signals may actually be
dangerous when you give it to a huge number of population. And lo and behold, after 1 year, nag-declare ang Sanofi after completion of their phase 3 trial that indeed, when you give Dengvaxia in seronegative patients, anong nangyayari, maaring magkaroon ng side effect and eventually a number or a score of deaths na more than 100. And that led to the PAW, led by Attorney Percy Da Costa, to pursue this. And then nagkaroon ng investigation, hindi lang sa Senate, pati sa lower house. At iisa ang finding na there's a conspiracy at Senate and lower house. And then nasa DOJ na, ngayon nasa RTC courts na right now ang case na to. At doon na lang, nandun na siya. Indicting several health officials of the previous administration, some officials from Sanofi and some other people. Now, ito nag-create ng problema. Nagkaroon ng halo effect dun sa pagbabakuna ng measles, polio, at iba pang sakit. Bumaba ang national immunization rate. Kung baga dati, during the time ni Secretary Flavier, mga 90% siguro, no? Bumaba ito to 70% hanggang bumaba ng mga 60 to about 50. At ito nagiging problema natin kasi nag-survey uli sa acceptability ng bakuna for the COVID siguro a month ago at lumalabas 66% lang ng Pilipino ang gustong magbakuna because of the halo effect or collateral damage because of the Dengvaxia controversy. So, yun yung summary nung Dengvaxia story and it's all over the news naman. Nasa internet na yan, nasa DOJ na yan. Kaya yung discussion na yan, I think it's not a closed door but still an ongoing process right now at the regional trial court level. I think in Quezon City, ang Supreme Court pala nag-assign ng isang court to consolidate all the cases kasi marami. So parang merong isang court na to consolidate all the cases rather than you go, let's say, 200 meetings. You know what? Kinonsolidate na lang siya. And that was done by the Supreme Court. Mm-hmm. So we're monitoring this para mabigyan naman ng justice yung mga bata na nawala dito and also the suffering victims, pati parents nila. Opo. Dr. Tony, merong reaction si Gilbert Buenaventura. Tinatanong niya, siguro maganda rin ipaliwanag ninyo, ano ba yung national formulary? Okay. Yung national formulary, ang chair niyan ay Secretary of Health. Tapos meron siyang mga grupo, mga eksperto, no? Merong epidemiologists, merong mga pharmacologists, a group of about siguro mga 8 people. Sila nagde-decide about application of drugs coming from pharmaceutical companies after na makapag-launch siya sa market ng isang taon minimum. And then magbibid ka sa government. For example, bigyan ko kayo ng example. Kunyari, metformin is a drug for diabetes or amlodipine. Tapos malagay ka na sa market at mababa na yung presyo mo. At gusto mo ngayon ang national government mag-push, magbibidding ka ngayon. Ngayon, papakita mo yung efficacy and safety data mo at saka yung presyo mo. And then, based on that committee will endorse yung drug na yon at ang government na ang bibili rather than individual na tao pupunta sa pharmacy. Let's say they will go to Mercury or Watson's. Hindi po. Ito po, diretso na po yan at i-distribute na po ito sa mga hospitals na under the Department of Health na libre ang gagastos po. Ang gagastos po nito ay gobyerno. Kaya napakalaking bagay po ito para sa atin kasi yung gamot magiging affordable at lahat makakatanggap po pag napasok kayo sa National Drug Formulary. Ang problema lang sa Dengvaxia ay kakaiba. Kasi dapat meron siyang isang taon muna na in-expose muna sa private sector para pakitaan ng efficacy and safety.
Pero yung protocol na yun, na-breach po yun kasi kung December 2015 ho siya na-aproban ang Certificate of Product Registration ng FDA, lumabas kagad ho siya sa atin, Pebrero. At nagbakuna tayo in March na dapat hindi mangyari yon. Dapat may isang taon pa at dapat doctor initiated ang mag-uumpisa nito. Para sa ganun, ma-prevent mo yung mga side effects related to the vaccination. So yun po ang Philippine National Drug Formulary. Tapos meron po siyang libro na nandun po yung mga gamot na pwedeng makita nyo sa mga regional centers ng Department of Health. Opo. So, yung mga kababata ko, katulad ni Andrea Erfe Porte at si Rosa Paula Cantara na nanonood sa Jeddah, Saudi Arabia, nung kabataan namin, diretso lang kami sa pipila lang kami sa eskwelahan, babakunahan kami ng BCG. Meron mang parental consent, kumbaga, sasabihin ng teacher, may bakuna bukas. O sabihin yung mga magulang ninyo, yung ayaw pumayag na magulang, hindi pa pipilahin yung mga anak. Ganun din po ba yung nangyari to sa Dengvaxia? In principle, dapat ang bakuna ay hindi mandatory. Dapat po siya ay voluntary. Tapos kung magbabakuna po kayo, kailangan meron po kayong informed consent na pipirmahan ng magulang ninyo. Pero kung mismo yung estudyante ayaw nyo, pwede po kayong hindi mag-join, hindi po sapilitan. Ang balita ko at ang pagkakaintindi ko, hindi masyado malinaw dun sa mga magulang yung informed consent. Ang iba nakabasa, ang iba ay hindi na nabigyan. At dapat po yung informed consent ay nasa lengguwahe na maiintindihan po yung benefit at saka yung risk ng bakuna po. Pag hindi natin na-satisfy yan, hindi po tayo pwede magpapirma ng consent. Lahat po ng mga bagay-bagay dapat naiintindihan po. Kasi right nyo po yun eh. It's a basic right na maintindihan nyo yun. At kaya ang tawag dyan, informed consent. Okay. Maganda po, binanggit ninyo yan. Ngayon po, kung magfa-fast forward tayo mula sa Dengvaxia patungo dito sa COVID-19, masyadong maraming, ika nga eh, parang malala pa yata dun sa Takeshi Castle na laro nung araw, yung controversies na bumabalot sa COVID-19 vaccines. As far as you know, ano po bang nangyari? Well, ang una nung ginagawa yung National Vaccine Plan, di ba nahirang si Secretary Carlito Galvez as the vaccine czar? Opo. Alright? So, siya yung mamamahala tungkol sa paglikap ng pera as well as sa pagpili ng mga bakuna para sa buong Pilipinas, no? At meron tayong priority list, yung healthcare workers muna, essential workers, indigents, mahirap, at saka may mga kapansanan. Okay? So, nagkaroon ho ng malaki pong kontrobersiya noong December 26. Tanda ko po yan kasi birthday ng anak ko po yan. At meron hong meeting na pinaset up ang presidente, galing Davao siya, para pag-usapan yung United Kingdom variant po ng COVID na kumakalat po. At ang pag-uusapan po doon, inimbitahan na ang IATF at inimbitahan din ng infectious disease experts at ilang mga cabinet members. So it's a huge meeting. Pero doon sa meeting na yon, mayroong na-unveil based on a story by the president. And then kinausap niya yung undersecretary or FDA director na si Eric Domingo, ang sinabi ng presidente, and I quote, nandun naman lahat siya sa pahayagan at nasa television at nasa Facebook, na meron daw mga sundalo na nagpa-inject ng isang klase ng bakuna, isang Chinese vaccine, Sinopharm, at na-injectan na siya. Na-injectan na yung mga tao. At nag-joke siya na ang problema ko, paano lilipat siya from that particular vaccine to Pfizer. So, hindi kinukonfirm kung siya nabakunahan, pero ang sinabi doon ay nabakunahan ang ilang mga sundalo at
at ang mga taga PSG, Presidential Security Guard. So yun yung nag-issue doon. Ang naging issue diyan ay marami kasi unang-una unregistered yung bakunang yan, yung Sinopharm. Ibig sabihin, magba-violate tayo ng isang Republic Act 8203, counterfeit, yung hindi tayo pwedeng magbenta, mag-distribute, or even mag-donate or mag-inject ng isang gamot or bakuna na hindi pa nare-rehistro sa FDA. Kasi ang FDA, ang ahensya na responsible sa safety and efficacy of a drug, at bawal yun. Ang number two issue na bumabalot dito ay yung sinasabi nating black market po ito eh. Ibig sabihin, paano siya nakapasok sa atin sa Pilipinas na hindi alam ng FDA at Department of Health? Kasi kunyari, magpapabakuna ang PSG, di ba dapat merong consultation muna sa Department of Health or FDA? At saka ang daming vaccine expert panel ang Pangulo at saka ang IATF, di ba? Kumbaga, if you are the PSG and you want to protect the president, dapat man lang isang guni mo to sa isang medical expert kasi hindi ka doktor. Para man lang, kung magka-side effect yung mga sundalo o yung pagbibigyan mo, eh nakahanda. Yun ang pangalawang question niya, yung safety. At ang pangatlong issue na nakikita ng marami, eh anong gagawin ngayon ng FDA after na masiwalat ito in the highest office of the land during a formal meeting of the IATF. Kumbaga, the onus right now is at the DOH and the FDA kasi this is a clear violation of three laws. Eh. Yung RA 8203, counterfeit medicine, RA 9711, which is the FDA law, at saka yung FDA law of 2009. Yun ang, so, kumbaga, maraming na-violate ho dito. At ang nakikita ng marami, pati ako, magiging bad precedent ito na pwede palang magbakuna ka na hindi nare-rehistro at hindi mga pangkaraniwang taong involved. In fact, meron pang isang cabinet secretary according to Secretary Anyo na sinabi. Sabi naman ng Secretary of National Defense, wala daw sa military. At sabi ni Brigadier General Durante, sa PSG lang. So, hindi natin maintindihan ngayon kung ano yung real story. At sabi naman ni Secretary Roque, token daw lang ito. Ang problema, more than 5,000 pesos po yun. May nagkwenta na po and hindi siya sasabihing token. At pag lumumpas ka ng 5,000 donation, bawal yan sa anti-graft law. So, ito yung mga bumabalot dito na istorya na dapat may legal cover ngayon ang DOH at saka ang FDA. Oo, kasi hindi abogado si Secretary Duque, hindi abogado si Eric Domingo. And I think ang makakatulong sa kanya ay si Secretary Guevara na nakapag-solve na ng dalawang task force, yung Task Force PhilHealth. At saka siya ngayon na involved dito sa Task Force Corruption. At alam naman nating mahusay na abogado to, number 2 sa bar, at talaga namang mahusay at with integrity. Ang tingin ko kailangan yung legal perspective niya. At ang pangalawa, nasa kanya ang NBI, under the Department of Justice ang NBI, para matukoy yung distributor, di ba? Kasi sabi ni Undersecretary Eric Domingo, nagpa-raid na siya, hindi nila matukoy. Kasi quasi-judicial power siya. Pero yung very rigid police power, wala yun ang FDA. At ang pwede tumulong sa kanya, isang ahensya ng executive branch, of course, a DOJ. So, para naman, ma-explain na. At yung, alam mo naman, pag abogado ang magsalita, yan ang magiging magandang messaging. Kesa everyday magsasalita ang Presidential Communications Group, iba-iba. Mahirap yun eh. Nalilito ngayon ang tao ngayon kung alin eh. Kung magkakaroon sila ng crisis team meeting, isa sa pinaka-importanting person na
iimbitahan nila, eh dapat Department of Justice. Sa tingin ko, eh, together with the DOH and the FDA. Mm-hmm. Okay. Isang bagay po, nabanggit ni Secretary Lorenzana sa isang chance interview kaninang umaga sa Luneta, sa Rizal Park, na smuggled ito. Ngayon, sabi naman nung taga-customs, nung spokesperson, eh, kung yan ay bakuna, most likely dumaan sa airport yan. So parang lumalalim yung istorya. Ano po kaya? Well, yun ang sinasabi ko nga, Melo. I think the government should act together. Kasi the messaging, iba-iba. But if they're on one page, let's say, imbitahan mo nga ang DOH, FDA, imbitahan mo ang DND, imbitahan mo yung BOC at DOJ at ang spokesperson, klaro. Ibig sabihin klaro, nandyan. Kasama din yung mga members talaga ng IATF na laging kausap ni Presidente. Nandyan si Senator Bongo, laging nandun siya. Secretary Duque, Secretary Galvez, Secretary Anyo, Secretary Lorenzana, and Secretary Roque. So, and then, isama na rin Office of the Executive Secretary kasi siya yung pinakamataas na opisyal na nasa palasyo. And then, yung messaging niyan, magiging klaro. Kasi sa ngayon, naguguluhan tayo. And kung smuggled ito na sinabi ni Secretary Lorenzana, mas malala ito. At bakit gagawin yun? Kasi kung ang intention is to protect the president, why it should be smuggled? But hindi kailangang ipagpaalam yan formally so that the president's health will be taken care of, di ba? Kunyari, I want to protect the president. Eh bakit mo ililihim sa DOH at saka sa FDA? Eh abogado naman, marami naman abogado sa palasyo. Abogado si Secretary Medjadea, abogado si Harry Roque. Meron ka naman Presidential Legal Counsel, nandyan. Ang dami matatawag mo. Rather than i-smuggle mo to, how can we validate na maibigay ito? Ang nakita ko dyan, through a clinical trial na formal na ginagawa na namomonitor yung pasyente. Ginagawa yan. Kaya, diba, kaya nga 5 na kumpanya ang pinapapasok. Eh, isang buwan lang naman to, isang injection tsaka yun. Eh di formally, nailista sana yung mga taong yun. Tapos may bantay na doktor, babalik ka after ganito. Mamomonitor mo. Allow dyan by law ang clinical trial. Kasi minomonitor yun ng, ng FDA at saka DOH. Kung natadong lang siguro ang mga doktor ng DOH, FDA, yan ang sasabihin nila. Kasi yan, ligtas yung mga taong yan kung may mangyari. Eto, may umamin na smuggled. Ang hirap niyan kasi paano ang preparation niya, stability, yung temperatura, yung quality. Bababa ang quality niyan pagka naarawan niyan or na-expose. Kaya nga yung cold chain infrastructure, kailangan niyan. Kasi baka mawala ng visa, at the same time baka magkaroon ng side effects. So yun, ang aking pananaw dun sa iyong tanong, tungkol dun sa BOC, at doon sa statement ni Secretary Delphine Lorenzana. Binanggit din po ni General Durante ng PSG sa panayam sa ANC kanina na September pa pala ito. So most likely, hindi kaya very covert lang yung participation doon sa trial, pero hindi recorded na may trial eh. Paano yun? Well, yun na nga eh. Ang ibig sabihin, all of these things nakikita natin in bits and pieces. It would be worthwhile sana if this will be discussed in a crisis meeting and all cards on the table para malaman yung timelines, di ba? I hope naintindihan nyo na dapat may timelines, di ba? Para malaman from September up to now ano nangyari at saka anong events. Pero yung anecdotal account ni Pangulong Duterte, okay pa naman sila eh. So ibig sabihin, talagang nalaman ng presidente na mayroon nagpabakuna sa PSG. Yeah, kaya nga yung sa akin kasi na interview din ako this morning ni Christian Esguerra. Ang pangulo kasi hindi o minsan alam ko nagbibiro hindi eh, di ba? And I thought
na baka yun ay usually the president minsan hindi mo alam kung nagbibiro, di ba? Meron siyang way of ano, of saying things. Eh ngayon, it looks like serious pala yun at hindi nagbibiro. So I think since it involves right now the office of the president, mas maganda mag-formal meeting na lang po, di ba po, Melo? Uh-huh. And then after that, yung mga people directly involved, umattend to a press conference. Kumbaga, mag-usap muna sila, kunin nila yung facts, and then ipaliwanag nila in one setting para hindi naman mahirapan ang taong bayan. Opo. Pero katulad nito, sabi ni Rosie Paula, yun daw ba mga tao, anybody could just be vaccinated or given the vaccine against COVID-19. Paano ika kung merong allergies ang tao? Siguro take the opportunity. Well, ang problema nga niyan, dahil hindi siya na-inform, hindi natin nabigyan ng abiso sila kasi mag-uumpisa pa lang yung pagbabakuna. Magkakaroon dapat na national public information campaign dyan para mag-guide sila. Like sa Inglaterra, nangyari, nung right away ng pagbakuna, may allergy kagad. Na-adjust kagad nila yung advisory nila. Ibig ko sabihin, kung yan sana ay na-unveil siya formally, then hindi na, may iwasan natin ganitong mga problema. At kung meron magkaroon ng adverse event, matutugunan. Ang problema, kunyari, na naging uncontrolled itong adverse event, then mangyayari nito, it will actually dampen and perhaps, sabotage the national vaccine program of the government. Instead na maayos, nangyari, self-inflicted siya. Kasi instead na magtiwala ang tao, nagkaroon ng side effect, lalo na nawala ng tiwala sa pagbabakuna. Yun ho ang aking tingin dito. You were once a member of the committee, yung mga advisors, IATF, sa National Implementer, kay Secretary Galvez. Napag-usapan niyo ba yung priority groups na dapat tumanggap ng bakuna? During the time, hindi pa. Kasi lumabas lang yung bakuna na naging vaccination SARS ang si Secretary Galvez, Nobyembre. I was out late June. Eh. So I was out already tungkol dito sa bakuna. Mm-hmm. At nag-umpisa lang naman ang pag-aaral sa Amerika tungkol sa bakuna, July. Mm-hmm. Kaya nga, kung maalala mo, nung nag-start yung clinical trial, dun pa lang nagkaroon ng dialogue si Ambassador Babes Romualdez at si Secretary Teddy Boy Loxin nung July. Ang reason doon, kasi para pag natapos yung study at maganda yung study, makapagpatira na kami ng gamot para sa iyo. Mm-hmm. Ganun yun eh. Oo, para sa Pilipinas. Uh-huh. Pero I'd like to ask you, may mga kakilala ka rin naman sa pharmaceutical companies. Meron ba talagang pangangailangan na mag-reserve at magbigay ng kaukulang salapi para makasiguro ka na meron kang supply? Natural yun. Kahit naman siguro any business transaction, nagda-down ka. Unless otherwise, malakas yung diplomatic ties relations mo. Uh-huh. Or relations mo. Kasi pwede naman palitan nyo ng sa trade agreement nyo na kung may makuha kayo at wala pa kayong pera, pwedeng yun ay ipalit. Nagagawa nga natin dyan dito. Kunyari, meron tayong bibilin at wala pa tayong pera at kaibigan mo naman yun, sasabihin mo, pwede ba ako mag-down ng 50% tapos sa bayaran ko, di ba? Tinatanggap yan. Or sasabihin mo, ako ay doktor, ito yung servisyo ko, ibigyan mo ko nito for the service na ganito. So ibig sabihin, napapag-usapan siya kasi kaya nga may trade relations ang bawat country. Lalo na tayo na matibay ang relasyon natin sa Amerika. So ibig sabihin, money will not be a problem. Sa akin palagay. Kasi pwede naman tayong humiram kagad. Pwede tayong
nagka-budget na ngayon. So I don't think that's a problem. Kasi kanyari ng July, magbibigay ng presyo na 10 million doses, alam naman natin na ang budget hearing mangyayari last quarter of the year. So, ibig sabihin, kaya nga pumayag yung Amerika noon at pumirma ka lang ng disclosure agreement kasi naisip na siguro na Teddy Boy Luxin na last quarter of the year magkakapera for the bakuna. Kasi ang lahat naman ng tao alam na December ang pirmahan ng national budget. So, ibig sabihin, hindi tayo magkukulang sa pera niyan kasi may projections na tayo na magkakapera ka talaga sa December. So I don't think money will be a problem. It's just saying na gawin mo na and we will pay pagdating yan dito. Yeah. There was a sweeping statement, if I recall, of President Rodrigo Duterte na hindi ka mga bakuna yung mga kumpanya mula sa kanluran nangingikil. Parang ganun yung pagkakasabi. Parang humihingi na ng pera kaagad. Pero yun pala ay normal sa trade relations. Well, sa tingin ko, normal po yun eh. Kahit naman pumunta ka sa mga mall or ganito, malaki yun eh. Kasi tsaka limited ang supply. If you're a businessman, talaga namang hihingi ka. Kasi, kumbaga, kung ka businessman, very stiff yung competition. At pinagpapaguran mo yan. So, ang dami nag-aagawan. So, you will always give the goods to the ones na maganda namin na magiging payment eh. Diba? I think it's a normal process na hihingi talaga. And nasa sa'yo na yun kung whether you would do other things just, you know, to reduce the impact on sa Cosbo kung hindi ka pa handa magbayad. Okay. But I think it's normal na humingi ka ng down payment because in the real world, kahit tayo, hinihingan din tayo ng down payment pagka meron tayong papagawa, di ba? Okay. One issue na siguro dapat din nating liwanagin, kung nabigyan yung sundalo, hindi kaya nasira din yung parang schedule kung sino yung dapat bigyan muna. In the United States and in Europe, medical frontline workers were given the first jab, yung JAB, yung bakuna. Tapos, pangalawa, yung mga vulnerable people na nasa home for the aged, so to speak. Dito, nauna, sundalo. Maaari, dalawang aspeto niyan eh. Kung ito'y donation lang for a few persons, kasi hindi naman the entire AFP to, maaaring hindi makonsider. Sa tingin ko, personally, kasi pag nag-launch ka ng national program na naka-facing, doon talaga makukonsider. Na kung inuna mo to, may problema doon kung hindi healthcare workers. Nagkataon lang, this is a donation, hindi natin alam kung gaano kadami. Since they are in close proximity with the president, sila yung una na bakunahan. So you can take it that way. Now other people would take it differently. Let's say during the time na, during March na meron silang binigyan ng prioritization ng mga test kits dati kasi limited ang test kits last year na 2,000 lang yung may mga test kits natin na una daw yung mga influential persons na nakapagpagawa. So if people would liken that particular incident with this one, they're open to this kind of questions and impressions, di ba? Yeah. And therefore, napaka-importante i-establish mo yung communication message na ito. Na we have not started the national vaccination program and therefore it will not affect the prioritization list. Kasi wala pa naman na approved na sa EUA na launch na produkto. Eh. Diba? Hindi naman as if nalugi ang mga healthcare workers kasi kukunti lang itong Sinovac. At saka kung ikaw din naman, if you have a 95% efficacy rate na nag-a-apply ngayon sa FDA, that is Pfizer, would you rather take the 95% versus the Chinese na hindi na-approvean sa Amerika at sa Europa. So I would take na baka swerte pa nga sila in the first place, di ba? Mm-hmm. So opinion ko lang naman yun. Kasi kung sana binigay Pfizer na approve na sa abroad, kahit hindi pa approve sa atin, it's just a matter of time, siguro hindi ganun ang tinitingnan kong impact. Negative impact. Kasi proven sa Amerika, nagpa-inject ang maraming tao, si Joe Biden, si Dr. Fauci, and Queen Elizabeth. So, ibig sabihin,
kung na-injectan man ng mga PSG, eh legitimate kasi na-approve na sa abroad. Eh ito, hindi na pa na-approve sa kung saan man. At ang Pfizer, nag-a-apply ng EUA at 95% efficacy rate. Ang kinakatakot na marami ay yung safety ng mga sundalo kasi hindi pa natatapos yung phase 3 trial nito na hindi pa napapublish. Doon nangangamba maraming tao. Yeah. If I recall, I participated in a virtual press conference with Ambassador Chito Santa Romana some time ago, hosted by Secretary Harry Roque. And I asked him about the phase 3 of the Chinese vaccines. Sabi niya, yun ang hinihintay namin eh. Ilalabas daw ng China in a short span of time. Ang sabi naman ng isang kaibigan ko, hanggang hindi lumalabas yan at hindi nasusuri ng international community, then it will just be a press release. Correct. Sabi. Yung kailangan kasi may transparency at may disclosure and the clinical trial should be published in a peer-reviewed journal. Yeah. Okay, that is understandable. If I recall, there was a suggestion several weeks back that for national security reasons and for the interest of the country, President-elect Joe Biden should take the vaccine. And he did. Well, if national security is paramount, then every president should have a vaccine, right? Hindi lahat. Depende kung may allergy ka. Ah, ganun. Okay. Kunyari, may allergy si President Duterte at contraindicated sa kanya. Pwede hindi siya kasi hindi naman mandatory. Aha, okay. Oh, kaya si Anthony Fauci at age 80, December 24 birthday niya, nagpa-inject siya kasi wala siyang allergy. Ganun din si Joe Biden or Queen Elizabeth na 94 years old at nagbakuna siya. Ngayon, kung ang presidente ay gusto niya or ayaw niya, nasa sa kanya yon, pero hindi siya mandatory. Aha, uh-huh. Okay. So that could be relatively taken. Kung may allergy, hindi pwede. All right. At least maliwanag po yun. Merong tanong dito, ano raw dapat ang magiging reaksyon ng FDA sa nangyayaring ganito? Well, ni Eduardo Blanco. Ang tingin ko, dapat ano, magkaroon siya ng leadership right now to go to the bottom of the case. And ang tingin ko, mas makakatulong kung meron siyang matrix organization involving yung probing parties, let's say DOJ, FBI, and then kasama ang DOH, kasama rin ang Office of the President and the IATF members. I think yun ang dapat niyang gawin kasi masisira ang credibility ng FDA kasi kung ito ay nangyari, lalo na bakuna nito, eh sino pa maniniwala kasi magkakaroon ng bad precedent to na pwede palang gawin yan. So dapat ma-rectify. And then kung sino man ang nahuli na nag-start ng distribution nito, maparusahan by law. Eh, para sa ganun, makamove on lahat ng tao. I think yun ang pinakadapat gawin ni FDA Director Eric Domingo. Uh-huh. At dito sa pagbabakuna, if people would go to the health center, wala naman pwedeng tanggihan kung wala silang allergy, right? Dahil tinanong din ni Pangulong Duterte, yun ang kayong mga NPA, babakunaan ba natin? Eh, sabi ni Eric Domingo, sinumpaan ho namin yan. We cannot turn away people na magpapabakuna o magpapagamot. Of course. Unless may allergy sila. Uh-huh. Or may contraindications to the use. Oh, lahat naman entitled to the bakuna. Ang problema lang natin, may dalawa tayong konsepto, voluntaryo at saka side effects. Okay. Mm-hmm. Okay. All right. Anong mensahe ninyo sa ating mga kababayan na may agam-agam ngayon dahilan sa bakuna? Would you have any message for people in government because malaking bagay ito dahilan sa yung mga taong malalapit sa pangulo, yun na nabakunahan at ang sabi nga ni Secretary Lorenzana, smuggled ito. Baka maihambing ito sa droga, bawal ang droga, pero may supply pa rin. Dr. Tony? Well, ako naman, despite this, I would say, major glitch in the vaccine program, and malaking issue to, I think dapat tingnan natin
yung benefits over the risk of the bakuna. Not with this particular incident. Nagkataon lang na mayroong breach of protocol. But let us not lose hope. And then stay focused tayo dun sa real issues natin on hand. The real issue on hand right now is how to end the pandemic. And to end the pandemic, we need to use the most efficacious and the safest na bakuna na paparehistro natin dapat sa FDA. And then solving lang itong impasse at the palace, then eventually I think masosolve natin yung cases natin. Let this be a learning or a lesson na dapat natin tanggapin na despite na may good intentions tayo, we cannot actually bypass or make shortcuts, particularly on medications. At lalo na meron tayong mga legalities na involved dito. So sa mga kababayan na nakikinig sa akin, I think don't lose hope. This is maybe a minor or major glitch sa inyo, but stay focused. How do you end the pandemic? Aba, di bakuna yon. And then your healthcare protocol na dapat nyong tandaan plus build up of your immune system. Pero without the bakuna, we will not be able to achieve yung herd immunity natin. Hindi rin tayo magkakaroon ng economic recovery. And therefore, hindi rin mababalik din yung normalcy ng buhay natin. So this is a major bump dahil because it involves the office of the president. But this will pass just like the rest. As long as in a crisis meeting, you'll be able to solve that communications-wise and then recommendations-wise so that this particular problem will not happen again. And then we put this to a final closure and move on. Mm-hmm. Okay. Happy New Year, Dr. Tony. And thank you very much for your time. We look forward to more interactions with you sa ating coffee chat. Have a nice time. Happy New Year. Regards to the family. Happy New Year. Thank you. Thank you.